We now have with us Bulacan Governor Daniel Fernando for more on the new COVID-19 protocols imposed on the province. Good afternoon, Gov. Thanks for joining us. Yes, good afternoon po sa inyo lahat. Magandang hapon po. Hi, Gov. Sang-ayon po ba kayo na bumalik sa GCQ, yung ginawa po ng gobyerno na ibalik sa GCQ ang Bulacan? Ron, and Denise, actually, sa totoo lang, unang-una, ano po, ay kailangan natin protektahan ang ating mamamayan. Well, una sa lahat, gusto ko pong bigyan din itong nangyayaring spike ng COVID. Not only in ating pamena, not only in the Philippines, but of course worldwide ito eh. So itong ginawang GCQ na ito ay siyempre para sa protection din ng ating mga kababayan. At sa totoo lang po, before na mangyari itong spike ng COVID na to, itong pagdaming bigla, no? Na surprise kasi tayo eh. Sa totoo lang, nung dumating itong biglang pagdami na ito at yung napakabilis na transmission sa tao, ay nag-issue na ako ng executive orders. Ano po? Mm-hmm. Unang-una, yung pagpapaigting natin ng pagtupad sa mass gatherings, most especially the health and safety protocols. Kasi nakikita ko, nagre-relax yung tao. Okay. Nagawa na lang natin itong labanan eh. Nagawa na natin labanan ito. Ano po, Ron? Nagawa na natin eh. So bumaba kami nung bagong mag-holidays. Talagang bumaba kami ng 96%. Ano, sa totoo lang. Ngayon, nung pumasok yung holidays, okay, tumasok yung bagong taon, pumasok ngayon itong noong January. Well, sinabi na nga ng DOH na expected na nga na talagang dadami ito. So dumami na nga noong January at nadagdagan. So bumaba kami na ang pagbaba namin. It's only pumunta na lang sa 14% hanggang naging 7%. So now, napilitan tayong mag-issue ng isang executive order regarding strict monitoring. Ano po, strict monitoring. I issued executive order not just because of pipigilan ko sila or whatever. Ang sa akin lang ay strict monitor. Ma-monitor ko sila para alam ko kung saan nagkakaroon ng mga mass gatherings, nagkakandang ng mga mass gatherings so that kung nagkakandang ng mass gatherings dyan, kukuha ng permit sa provincial task force and then pwede kong papuntahan, padalawan sa PNP kung sila talaga ay sumusunod sa health and safety protocols. Yan ang pinaka-importante rito eh. Dahil sa totoo lang, Ron, Denise, nag-relax talaga ang ating mga kapwa Pilipino itong mga nagdaang holidays. Akala nila, ipapasukan ng variant. Pero ito na nga, di ba, may sarili pa tayong variants. And then, sinundan ko ito ng liquor ban. Ano, the liquor ban. Kasi nagkakaroon ng tagayan na doon sa bawat ano eh, lalo na pagka doon sa mga depressed area doon sa relocation, sa relocatees. Sa ikot ko, nung nagbigay ako ng ayuda, nagbigay kami ng ayuda dito sa naganap na Ulysses na bagyo, nakita ko yung relaxation ng mga tao at nakita ko may nangyayaring mga inuman na isang baso lang ang ginagamit. So, napilitan tayo na magkaroon ng liquor ban. And then, sinundan ko ito agad dito ng, of course, pagsunod talaga sa curfew. So, pinahigpitan ko sa PNP na bigyan ulit ng matinding checkpoint. Ano po? So another one, I issued again executive orders. Ito na nga, executive order. Na ito na nga tungkol sa Barangay Ronda. Ano, bago pa ito pumutok ng todo, bago pa mag-GCQ, talaga nag-issue na ako ng executive order regarding Barangay Ronda. Ano yun? Alam niyo, sa totoo lang, hindi lang dapat yung curfew yung babantayan ng Barangay Tanod kung may lumalabag eh. So naisip ko, bakit hindi dapat bantayan itong umaga rin? Ano, dapat bantayan itong umaga. Actually, nakakuha nga ako ng idea doon sa isang nag-comment doon sa ating initial executive order tungkol doon sa curfew. May nag-comment ka na bakit? Yun doon sa comment, sabi niya, bakit? Night shift ba yung COVID at doon lang dapat magbantay na gito? So well, talaga naman sa totoo lang, actually, pinababantayan na po natin ang todo-todo yan doon pa lang. Gov, dyan po sa Bulacan, meron po bang mga areas na naka-lockdown? Well, may mga part na talagang isinara yung by zona ngayon dito eh, by zona. Ano? Kasi pag ito'y sinara mo, ang isang barangay o isang bayan o isang bayan, actually maraming maapektuhan. Unang-una, hanap buhay. Ano? Unang-una, hanap buhay. Napakahirap. So, ngayon, pinaghahandaan natin yung vaccine. Siyempre, we need to maganda ng budget or augmentation naman doon sa mga GUs na alimbawa ay
kinapos na talaga yung vaccine, to doon tayo mag-augment, bibili na talaga yung mga lugar na talagang bibili na yung mga munisipyo ng pag-augment doon sa mga vaccine. Well, in targeted lockdown ay ginagawa lang namin 'yon. Mm-hmm. Halimbawa, kung mayroong apat na bahay, tatlong bahay na talagang nag-positive. So, yun lang ang inaano natin, nilalockdown natin. Well, isang by zone. 'Yon, by zone. Talagang nilalockdown natin, hindi maapektuhan yung buong barangay except kung talagang marami nang nagpa-positive. Okay, so meron pong mga barangay na naka-lockdown diyan sa inyo. Yes, so okay lang, okay. Kailangan. May mga pook din na talagang naka-lockdown talaga. Wow. Gov, kasama ang Bulacan dito sa tinatawag na NCR plus bubble, no? So yung mga kasama dito, of course, Metro Manila, Cavite, Bulacan, Laguna, and Rizal. Yung mga tao po na galing sa, halimbawa, Metro Manila, pwede pa rin po magpunta ng Bulacan. Okay po ba sa inyo yun? O mas ginusto nyo po na medyo sarado muna, may sariling bubble ang Bulacan, may sariling bubble ang Metro Manila, para hindi nagpapalitan ng tao? Kasi Ron, sa totoo lang, Ron, karamihan ng aming mga trabadista, trabador o workers ay sa Maynila pa nagpupunta. Mm-hmm. Okay, like yung San Jose del Monte, karamihan ng ating medical frontliners dyan nakatira sa San Jose del Monte. Yung may Kawayan also, may naman nagkatrabaho dyan sa Maynila, uuwi din ng bahay. Ganon din sa Malolos, ganon din sa Claridel, at other places ng Bulacan. Alam mo, ay doon din nagtatrabaho sa Manila. Well, yung mga taga Manila na magpupunta sa Bulacan, ay at nadadalaw lang sa pamilya, ako ay na-advise ko sila, sa totoo lang, wag na muna. Ano, wag na muna. Well, hindi naman pinigilan yung pagdalaw yung pagpasok. Ang pinipigilan dito, kaya kami nagkakaroon ng strictly checkpoint talaga to, tinisigurado namin na yung essential papasok. Ano, papasok talaga. And then, tinisigurado namin din na yung papasok dyan, halimbawa ay baka bawal yung senior citizen, bawal talaga yan. Yung mga bata, baka may dalang bata, bawal talaga yan. Pero ang sinasabi ko sa kanila, ito nang inutos sa PNP, sabi ko, advice ng mga papasok na yan, ano, sinabi ko sa ibang interview na, mas maganda ay magpa-swab sila at magdala sila ng medical certificate na sila ay dumaan sa health process ng swabbing. Ano? O kaya yung antigen. Ayan, meron silang dala na talagang sertipiko na talagang sila ay dumaan sa proseso ng kung sila ay positive or not. Mm-hmm. Yun talaga. Hindi man po requirement to, pero advisable lang. Mas maganda kung meron silang dala. Yes, mas maganda dala po yun. Ako mas safe yun. Mm-hmm. Unang-una, alam mo na wala ka, safe ka, hindi ka makakahawa. Di ba? And then, siyempre, pagpasok mo, kinakailangan, sumusunod ka sa minimum standard protocol, which is the face mask, mm-hmm, the face shield. Siyempre, magdala ka ng sarili mong alcohol. Then, protektahan mo rin ang sarili mo. Di ba, kung dadalaw ka dito? Hindi ba? Pero kung ako, I advise them not to go. Mm-hmm. Not to go. Sa totoo lang. At not to visit. Marami naman yan di ba? Well, hindi lang yan ang dapat nilang, well, pagpaliban na muna nila yan. Dahil ito, sa totoo lang, unang-una for their protection. Ano po? At ito nga po, yung kaugnay ang Maynila sa geographic and economy ng Bulacan, ito nga ang dahilan ng pagtaas yung kailangan, meron tayong strict border checkpoint. Yan siya sabi ko with swab and antigen. Pero, well, kanina, nag-meeting kami ng LPP, which is the League of the Provinces of the Philippines. So, may nag-reach na isang governor na, isang governing governor na sinasabi, lahat ng papasok sa kanya, itinetest nila, which is the antigen. Sa totoo lang, pinaghahandaan din ng Bulacan yung vaccine, yung budget, and then paghahandaan mo ba to? Tapos meron pang by request, may nanghihingi ng ayuda. So medyo ano na, no? Medyo talagang mahirap na, Ron. Lang. So, ang ano tayo dito, mas maganda kung sila na mismo ang magdadala ano ng kanilang health certificate na dumaan sila sa swab at sila ay walang COVID. Go! Kamusta naman po mga ano ospital dyan sa Bulacan? Puno na po ba? Well, sa totoo lang, mga nakapila na sa ating Bulacan Infectious Control Center. May mga nakapila na talaga. At sa totoo lang, 88% na
88% na. Yun talagang ano natin, yung ating nasa halos yung ating mga nasa ano na nasa occupied na ng ICU. Ano po? At almost 75% na yung nag-isolate. Pero sa totoo lang, naganda tayo ng COVID surge plan. What is that? Ano yan? Noon pa lang, nung nag-umpisa pa lang itong COVID, sinabi ko sa ating mga health workers natin na sa ating IATF. IATF pa noon, wala pang PDF. So sinabi ko noon na kinakailangan huwag din natin pabayaan yung ibang mga karamdaman like yung cancer, tuberculosis. Ngayon, pumapasok pa yung dengue. Ron, may dengue cases pa. At ito pa nga pinakamalupit, tumabay pa yung ASF, di ba? Halos nagka-crisis na sa baboy. Wala pang bakuna ang baboy natin. Wala pa rin. Well, what kind of problem? A big problem itong nangyayari sa mundo natin. Kaya nga ako, nanawagan ako ng vigil sa ating mga kaparehan, sa ating mga sektor ng reliyon, sa lahat ng sektor. Dahil, pero totoo lang Ron, napakabilis ng transmission sa tao. Ito nga eh, namatay na naman kami ng isa sa mga kawani ng ating pamahalaan. Mm-hmm. Yung kagabi lang, alam mo, kagabi lang, napakasaya niya. Kinukwento ng kaibigan na isang tauhan ko, na kausapan niya kagabi at sinasabi na okay ako, magandang pakiramdam ko, pero COVID positive siya. Kinaumagahan, bigla na lang nag-fall. Tumumba siya. Hmm. Naalala ko yung nangyayari noon sa Wuhan. Di ba, nung umpisa pa lang yung umpisa pa lang itong COVID, nakikita sa TV, nagbumugtumba yung tao, bigla na lang bumabagsak, di ba? Yun. Now, okay siya, kasi kinabukas, iba na. Bumagsak na lang ito bigla. Yun na, at sa totoo lang, nung pakiramdam niya ng gabi, okay na okay daw siya, wala na. Bigla na lang siyang tumumba. Pero positive siya yung COVID. Oh, wow. Nabilitaan po namin yun. Parang dalawa na nga ho po yata ang nadali sa Kapitolyo. Hindi, tama po ba yes, yung nabilitaan? Na. Oh, nakakatakot, Ron. Kaya ito, nagpapa-istrikan ako. Nagkaroon ako ngayon ng may, ano na lang, sa box na lang ilalagay yung kanilang mga request. Sa box na lang. Lahat ng taong gustong makipag-mamingi ng tulong, doon na lang sa box ko pinapalagay. Nagpapalagay ako ng mga box sa labas sa mga taong gusto natin tulungan. Gob, isa na lang po. Sorry po, baka maubusan po tayo ng oras. Sa tanong ko na lang po yung kamusta po yung vaccine rollout dyan sa Bulacan. Well, tuloy-tuloy naman po. Tuloy-tuloy po yung ating vaccine. Actually, dumating na yung AstraZeneca. Naubos na yung Sinovac sa ating mga medical frontliners. At ngayon, dumating na yung AstraZeneca. So, yung pong Astra ay binibigay naman sa mga hindi pa na-injection ng mga medical frontliners. And hopefully, dumating na itong iba pang vaccine para makatugon tayo. At kanina nga, sa LPP meeting namin ay ni Governor na Isabela, si Albano, na kung maaari ay bumili na kami at gustong bumili, may mga mayaman na pwedeng bumili ng vaccine, pwedeng pabilihin na natin para mabilis yung mga nagbabaksin, para lahat nakapagbabaksin na. Kasi hindi naman tayo pinapayagan pa ng gobyerno na mag-procure. So hiniling namin na baka pwede mag-procure na kami at ako sang-ayon ako doon. Yung may mga may kaya na, may mayaman na, at totoo lang dapat bumili na sila kung may mabibili sila, pero dapat genuine. The genuine one ang dapat mabili nila, siyempre para to protect din ang kalusugan, di ba? So yun yung aming nilisken nila. Then ay isa ako doon, I seconded to that. No? So kailangan na talaga natin yon. Kung may pera ka na, sige bumili ka na. Kung may mabibili ka sa labas at mayroong magtalagang mag-ano sa atin dito, mag-supply, galing sa abroad, why not? Tumira na tayo kasi para mabilis yung galaw ng vaccine natin. Kasi kung in-raise namin kay Cabsec Nograles kanina, so hopefully ma-approve na yan. Okay. At totoo lang para mabilis yung mga galaw ng vaccine natin. Okay. Bulacan Governor Daniel Fernando Gov, maraming salamat po. Yes, thank you Ron. Thank you Denise. Maraming salamat.